Proclamation number 341 of 1964, Community Development Day. Proclamation number 187 of 1963, Cleanup Week. Proclamation number 756 of 2005, Best Dives, Philippine Week. Proclamation number 552 of 1959, Children's Day. And Proclamation number 490 of 2003, Day of Sanctity and Protection of Human Life. Mamaya po ay masaksihan natin ang pagbabasa ng iba't ibang fireworks na nakuha ng ating mga kapulisan alinsunod sa ibinaba ng ating mahal na lungsod na EO number 68 na nagpapahinto sa paggamit ng mga paputok sa ating lungsod ng Pasig. Mamaya po yan pagkatapos ng ating flag ceremony. Muli po ang aming pasasalamat sa lahat ng dumalo at nakibahagi ngayong umaga, lalong-lalo na sa Pasig City Band dahil sa mahusay na saliw ng kanilang musika. Naway ang simula ng ating taon ay puno ng pagmamalasakit sa kapwa, pagmamahal sa pamilya, at magampanan ng ating tungkulin ng buong sigla at katapatan. Mula sa SWAC at sa ugnayan sa Pasig, isang makabuluhan at mapagpalang araw sa inyong lahat. Ngayon naman po ay salubungin natin ng isang masigabong palakpakan ang sandigan ng pag-asa nating lahat, ang kagalang-galang na mahal na Mayor Vico Soto. Magandang umaga. Good morning at Happy New Year. Batiin niyo naman yung katabi niyo ng Happy New Year sa mga miyembro ng ating Sanggunian Panlungsod, sa ating kapulisan na nandito po, Colonel Villaseran. Maraming salamat sa lahat ng ginawa niyo, no? Pati nung Christmas, New Year. At alam ko medyo undermanned po tayo, pero ganun pa man ay naging maayos po ang ating lungsod nung panahon ng New Year. Kaya nga po ito, meron tayong mga fireworks na ipapakita natin. Ilulubog natin sa tubig. Ano? Although, alam po natin na may mga nag-violate pa rin. Ano? May mga matitigas pa rin ang ulo. Kaya nga nag-ikot ang PNP natin kasama ang peace and order nung New Year. Pero generally, ano, siguro kung papansin ninyo yung mga kapitbahay ninyo, mas mababa naman talaga, mas konti talaga yung nagpaputok this year. Pero yun nga, may mga nag-violate pa rin. At meron tayong mga nakumpiskang fireworks. At ako mismo, ano, yung mga kapitbahay ko, meron pong nagpaputok. Kaya ang ginawa ko po, pinakolekta ko yung listahan, binuo namin yung listahan ng mga nagpaputok sa amin, yung mga kapitbahay ko, dun ko sisimulan. At titikitan ko sila. Pagmumultahin natin sila, Colonel, para magtanda po sila. At next year, hindi na tayo ganun kaano. Kumbaga, mas madali na next year kasi alam nila, seryoso tayo. Yung multang yun, 5,000 din yun. Ano? So hindi naman na... Basta-basta nga na piso lang yan. Ano? So, 5,000 mo, pagmumultahin natin. Simulan ko sa mga kapitbahay ko. Nabuo na namin ni Attorney Jeron yung listahan. Ano? Sa subdivision pa lang namin, may tatlong nagpaputok. Yung isang lapit pa sa bahay ko. Lalabas na sana ako nung New Year. Pero, baka mga maputukan pa ako. Kaya... Ayan, ano, basta sinasabi natin, seryoso tayo dito. Next year, medyo matagal pa naman, sigurado po mas konti na talaga ang magpapaputok. Yung mga na-injure, masaya naman po akong i-announce na ito yung pinakamababa, no, na taon pagdating sa injury ng firecracker related. Sa mga ospital natin, tatlo lang. Ano. Unfortunately, meron pong naging biktima ng stray bullet. Inaasahan ko po ang ating mga pulis na imbestigahan po ito at sana mahanap po natin kung sino yung nagpaputok ng baril. May natamaan at least hindi po namatay. Ano? At ayan ho. Mga staff ng Mayor's Office, sino po dito staff ng Mayor's Office? Kasama po siyempre pag sinabi natin staff ng Mayor's Office, ang SWAC, Social Welfare Assistance Center. Nasaan po yung mga taga-SWAC? Yung mga taga-ugnayan sa Pasig, usap o ugnayan. Okay, kung wala kayo, iugnayan ko kayo. At ako ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong hard work ano, nung nakaraang taon. Ngayong bagong taon, mas marami pa tayong kailangan gawin.
Ang dami nating gustong i-reforma, ang dami nating gustong ipakilala na mga pagbabago pa sa ating lungsod. Tingin ko yung ginawa natin noong 2019 ay magandang pundasyon. Ano, ang magandang simula. Marami na tayong hakbang tungo sa mga mabubuting pagbabago na gusto natin ipakilala. Pero paalala lang po, bilang mga staff ng Mayor's Office, bilang yung minsan sinusuot yung damit, nakasulat Mayor's Office o sa ID ninyo na nakalagay Mayor's Office, yung sinasabi nga, di ba, may kasabihan na with great power comes great responsibility. Ibig po sabihin, pag karga-harga niyo yung pangalan ng lungsod ng Pasig, pag buhat-buhat niyo yung pangalan ng Mayor's Office, may katumbas yan na responsibilidad. Na huwag sana natin gamitin para sa, obviously, para sa kalokohan, huwag natin gamitin na meron tayong yabang, ano, na-stop ako ng Mayor's Office, pag nahuli ako ng TPMO, papakita ko lang yung ID ko, hindi na uhulihin. Huwag po sana tayong ganun. Huwag tayong maging mapang-abuso. Bagkus ay dapat tayo yung unang nagpapakumbaba. Kung meron man tayong yabang, dapat yung yabang natin ay yung hindi tayo mayabang. Naintindihan niyo yung gusto kong sabihin? Kung mayabang man tayo, dapat mayabang tayo na hindi tayo mayabang. If that makes sense to you, ano? Dapat proud tayo na hindi natin inaabuso ang ating kapangyarihan, ginagamit natin ito sa tama. Ano? So, ayan lang, maiksing paalala lang mula sa akin. Proud na proud ako sa inyo, mga staff ng Mayor's Office. Yung ugnayan na araw-araw, minsan may magandang feedback na natatanggap, pero alam naman natin, siyempre, pag lumapit sa ugnayan, mas madalas sa hindi. Mga reklamo yung naririnig. Ano? Isipin nyo, itong mga to, araw-araw, puro reklamo yung naririnig. Mahirap na trabaho din. Pero dahil sa inyo, nagiging mas bukas ang pamahalaan natin sa mga kritisismo, sa pagpuna na kailangan-kailangan sa isang demokrasya, kailangan-kailangan sa isang LGU o sa isang lokal na pamahalaan. Kailangan na pakikinggan natin ang bawat reklamo, bawat feedback, bawat kwento, bawat pagpuna. Dahil kung hindi po natin naririnig yung mga yan, kung hindi natin nabibigyan ng pagkakataon ang ordinaryong papagkakataon ng ordinaryong mamamayan na magbigay ng feedback sa atin, maganda man o masama, hindi tayo makakapag-improve. Dahil po sa ugnayan sa Pasig, dahil sa ginagawa ninyo, nagiging mas maganda ang serbisyo ng ating pamahalaan. Ganoon din naman sa buong staff ng Mayor's Office at sa lahat pa po ng ibang nandirito. Patuloy tayong maging bukas. Ano, maging open tayo. Hindi lang basta transparent na pinakita natin sa kanila kung anong ginagawa natin. Kundi, maging receptive tayo sa feedback ng tao. Hindi naman ibig sabihin porket may feedback ay tama kaagad yung feedback. Ano? Alam nyo naman, pag napasukan na ng politika, minsan may iba't ibang interest din ng mga tao, minsan may gumagawa talaga ng kwento. Alam nyo yan. Minsan may nag-iimbento para may makuha o talagang may kagalit lang kaya nirereklamo. Kaya kailangan titingnan talaga natin ng magkabilang panig. At siguro kayo sa nakaraang isa't kalahating taon, naging eksperto na kayo dyan, ano? Na tingnan yung complaint, tingnan yung reklamo, pero tingnan din parehong panig kung ano ba talaga yung mangingibabaw na katotohanan. At sa dulo, yan naman ang hinahanap nating lahat. Yung katotohanan na siyang mangibabaw. Ano, sa lahat ng ginagawa natin, ito po yung unang iniisip natin. What is the truth? Ano ba yung katotohanan sa bagay na ito, sa issue na ito? Sa lahat ng ginagawa natin, may intriga, may chismis, pero basta't alam natin, malinis ang hangarin natin, nasa puso natin, ay nasa tama tayo, gusto lang natin kung ano yung, kung saan makikinabang ang taong bayan, ng mga Pasigueño, pagpatuloy lang natin ang ginagawa natin. Maraming salamat, Happy New Year, adjourn na po tayo.